Yon! Good afternoon guys! Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan guys, no? So, ang topic natin ngayon, bibigyan ko kayo ng idea, ano ba yung mga tinatanong during our interview? Okay guys? Panoorin natin to. So, naganda na ako ng mga papel. Sinulat ko na yung mga naalala kong tanong during my interview. So, nagtanong din ako kay Kidian Eco kasi kaka-interview lang nila last 2 weeks ago. So, ito. Unang tinanong sa amin, kung natatandaan ko rin, nag-o-work ka pa ba ngayon? Hanggang ngayon? Yan. Tapos, ano ba ginagawa mo sa work mo as a butcher? Siyempre, ipapaliwanag mo siya guys. Dapat yung confident ka sa sasabihin mo. Tapos kung maaari, lagi kang naka-smile. No? Kasi nakikita nila pag naka-smile ka, confident ka sa sinasabi mo, totoo yung sinasabi mo. Tapos yung pangatlo, ilang taong ka na sa work mo, ilang years. So, how many years sa work mo? Yung ganyan. Siyempre, English yun guys. Tinatagalog ko na para mas mabilis. Kasi hindi naman tayo ganun kagaling mag-English, pero kahit paano, sa awa naman ng Diyos, nakapasa naman tayo sa IELTS, tapos naipasa natin interview. So guys, ito nga pala, disclaimer lang ha, ito nga pala, base lang sa experience ko, sa experience ng mga papuntang UK na Dumbia Company, okay? So sana guys, makatulong to. So yung ano, pang-apat, bakit mo gusto mag- sa UK, yung mga advantage, siyempre sasabihin mo yung maganda yung advantage doon kasi yung tulad sa pag may anak ka, yung sa schooling nila, tapos yung mga benefits, yan ang sasabihin mo guys para mapapaganon yung employer, mapapatango siya, excellent, yan ganun yun, fabulous. Tapos tinanong din nga pala ako guys kung saan gusto kong lugar sa UK. So, siyempre, bago ka naman sumalang sa interview, may mga nagsisearch-search ka na dapat yan tungkol sa saan ba dapat mas maganda. Pero sinabi ko, kahit saan ako ilagay, okay lang. Tapos, ang tinanong niya ako kung ano, tinanong niya ako bakit butcher ang napili kong trabaho, guys. Siyempre, sasabihin mo, yun yung nakita nating opportunity para makarating na tayo sa pangarap nating bansa, like itong UK. Guys, tapos sabihin lang natin na gusto mong makuha yung pamilya mo balang araw. Guys, magandang tanong, maganda din sasagot natin syempre. Tapos tatanong ka rin nila guys tungkol sa marunong ka bang mag-tibone, ayan, marunong ka ba sa splatter, ayan, mga ganyan guys. Tapos tatanong din nila syempre yung ano, what is Dumbia, ayan, yung company o Dumbia, pwede yan. Syempre sabi mo yung history nila, ano yung mga maganda sa company na yun. Syempre magsisearch tayo guys. Ang pagkakaalam ko sa company niya, tuloy-tuloy silang parang nagpapaaral sila, yung continue yung learnings na dapat na nakukuha ng isang empleyado. Yun ang kagandahan dun. Tapos, ang huling tinanong sa akin, kung may kamag-anak daw ba ako sa UK. Actually, meron ako kamag-anak sa UK, no? Pero hindi ko naman sinabi kasi minabasa akong isang article or parang nasa test daw nag-aaral na kung to sa para sa Canada yun ha, kung mag-a-apply ka as a worker, hindi ka naman as a migrant, maaari mong wag sabihin o wag mong sabihin na may kamag-anak ka kasi iisipin daw ni employer pagka daw sinabi mo na may kamag-anak ka doon is pag nahirapan ka, pwede kang huminto, pwede kang umalis sa kanila, tapos may sasalo sa'yo, pwede ka nilang tulungan para makahanap ng ibang trabaho. So yun, natandaan ko yung article na nabasa ko na yun. So, in-apply ko naman sa UK, sinabi ko wala akong kamag-anak, guys. Kung sa tingin ko naman, maganda naman yung tinanong sa akin kung may kamag-anak ako. Tapos, siya na rin mismo yung employer nagsabi sa akin na kung bakit ako tinanong. Dahil daw, kung may kamag-anak ako doon, ililipat nila ako doon sa mas malapit. So, yun ang sabi nila. Pero, siyempre, for safety,
na para makapasa ka sa interview, sinabi ko na lang wala. Okay guys, tatandaan natin yung mga sinasabi natin. Tsaka sana bago natin sabihin, isipin muna natin. So yan guys, sana itong mga tip na to ay nakatulong kahit papano, no guys. Tapos, ano pa ba? Yun lang pagkakaalam ko guys eh. Pero search tayo siyempre kung ano yung ano natin sa isang employer, kung ano yung mga ano history nila. Dapat huwag natin kakalimutan yung guys, no? I-search natin hanggang kung maaari. Tapos, isa pa pala guys, tip lang din ng mga kasama ko na nakaalis na during interview namin, nagpa-process na sila ng mga papel, no? Sinabi niya sa akin, o sa amin, lagi natin isasama yung GMP. So, ano nga pala yung GMP guys? Ang GMP, Good Manufacturing Practices, no? Lagi natin isasama yan. Tapos yung SSOP, Sanitation Standard Operating Procedures. Okay guys? So, yun. Sana guys, may natutunan tayo at nakakuha tayo ng mga tips at mga technique. Mga sa sinabi ko, kung ano yung mga sinasagot, mga tinatanong sa employer interview. Okay? Guys, maraming salamat. Sana nakatulong at malaking bagay ito. Shoutout time! Binabati ko nga pala si DT Jacob, D-Ignite, Easy Noel, si Kay Maring Cheryl Salcedo and Salcedo Family. Pare, yan. Nabati ko kayo. Talk This Vlog, Black Sheep. Yan. Dati kong kasama sa Saudi. Yan. Mayroon din siyang vlog guys sa YT, no? Pakisubscribe din natin, Black Sheep. Marcel Torres and sa kanyang asawa kay Dennis Caperal, kay Paring Dennis. Eric TV Channel, yan, si Daddy Langot. Dad, thank you nga pala pagpunta nung despedida ko, no? At kay Jeremiah Madura, ayan, thank you pa pare. Kay Dian Eco, salamat nga pala sa binigay mo mga list na nakalimutan ko regarding sa interview, yung mga tanong, no? Thank you. Kay Bilmado Malayo, naghihintay ng visa. Clinton Rodrigo, ayan, nakapre na rin yan sa venture. Kay Cosa Romel Bagaho, ayan, binabati kita pre, pati sa pamilya mo, ingat-ingat. Kay Marlon Lasaka, Lola Gerans Castillo, John Villanueva, ayan, naghihintay rin yan ng ano, ano guys, ng visa, no? Sana lumabas na sa kanila. Kay Jeffrey Francisco, ayan, dati kong kasama, kay Sir Talis, at kay Elmer Domingo, na nasa Saudi. Sa nga pala guys, binabati ko si Cosa Allen at si Noy Mark Mercado na nakapasa sila sa IELTS. So, bukas, doon nagkakamali, IOM na nila. O yung TB test na tinatawag natin. Okay? So guys, hanggang dito na lang. Sana malaking bagay at nakatulong to guys. Kung di ako nagkakamali, 240 subscriber na tayo. Thank you very much guys. Huwag kayong magsasawa. Lagi tayong tatawag kay Lord God. At lagi tayong hingi ng blessing sa kanya at patnubay. Hanggang dito na lang guys. God bless us all. Bye-bye! Ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga kodigo namin during interview. Kasi bibihira lang dumating yung pagkakataon na ma-interview ka. Kaya sinulit na namin, gumawa kami ng paraan para sakali maipasa namin yung interview. Okay guys? Thank you!